Magandang hapon po sa ating lahat, mga kabiyahe, mga kagala. So, matagal-tagal din bago tayo nakagawa po ulit ng vlog. Medyo busy lang po. First of all, salamat po sa walang sawang nanonood, magsasubscribe, sumusuporta dito po sa channel natin. So, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mag-grow yung ating channel na sama ka sa biyahe ko. Sa pagkakataon po ito, mga kabiyahe, mga kagala, merong nag-viral na video, ito lang mga nakaraang araw, tungkol po doon sa isang motorista o sa isang driver na hinuli ng isang traffic enforcer sa Maynila. So, MTPB po yung nakahuli sa kanya. Dito sa ipi-play nating video mamaya, makikita natin gaano kahalaga na meron tayong gamit na dashcam sa ating camera. No? Kaya lang, ayun nga, may dashcam tayo. Kaya lang, dapat alam din natin na kung paano siya gamitin para ipaglaban yung stand natin kung tayo yung nasa tama. No? Kung alam naman natin na wala tayong violation. No? Ayun nga, merong mga dumidiskarte lang na enforcer, pwede nating sabihin na pag inapprehend tayo na, sir, kitang-kita po dito sa dashcam, hindi po ako nag-violate. Meron po mga enforcers na pagka nalaman nila na meron kayong gamit na dashcam, sila mismo, palalagpasin na kayo dahil alam nila na andun yung possibility na mapahiya sila. No? But then, yun nga yung sinasabi natin noon pa, at yun din yung pinopoint out ni Colonel Busita, na yung pagkocontest, kasi merong mga enforcer na magmamatigas talaga na, sige, pwede nyo pong i-contest, pwede nyo pong i-contest. No? Kaya lang yung abala, yung abalang dulot noon na para makuha mo yung para mapatunayan mo tama ka, pupunta ka pa sa ganito, maglalaan ka pa ng ilang araw, tapos napatunayan tama ka, ganun lang. No? Ayun nga, gusto nating samantalahin yung pagkakataong to na bago natin i-play yung video, yung nag-viral video, para ikampanya yung one rider nila Colonel Busita. Alam nyo, napakalaking bagay po sa mga motorista, sa mga riders natin, na merong tututok para sa welfare or para sa kapakanan ng mga drivers tsaka mga riders natin. Kasi pag wala pong tumutok, kagaya ng kasalukuyang kalakaran, no, nagagamit sa maliit na korupsyon yung pagko-contest-contest na yan, na ikaw para hindi ka na maabala, o sige, magbigay ka na lang tapos alis na. No? Hanggat walang tumututok dito sa sistemang to, wala pong mangyayari. Kaya yun nga, lagi nating kinakampanya na nag-decide naman na po si Colonel Busita sa 2021 or sa 2022 election, yung One Rider Party List, sana po masuportahan po natin. Anyway, eto na po. Panoorin nyo po yung kaganapan sa video na ito. Okay? Open ang face mask. Bakit po, sir? Magandang araw po, sir. Bakit? Ay, violation po tayo. Ano po? Engine lane po tayo eh. Nasa sulimin po tayo. Lumayan po tayo sa kaming lakas. Ay, hindi po. Ano po yun? Ano po yun? Broken line po. Broken line po. Sir, hindi po. Broken lane itong white. Oo nga po. Opo. Madala, huwag ka nagagalit sa... Ay, hindi po magagalit. Eh po, yung sinasabi natin abrap kasi po yung truck lane is solid lane. Opo. Yan po is para sa truck lang. Opo. Line light vehicle dito.
Pare, ano na yan? Stop yan, ha? Okay, sir. Kaya nga, hindi pa sa ano na lang po, sa ulitin na lang po. May nan lang po kami. Okay, bibili lang po kami. Si sir. Kaya, po yung sinasabing abrap, yung po pagtawid natin sa truck lane. Kaya hindi din po ako tumawid agad-agad eh. Hindi po, ang kahit na hindi kayo tumawid, basta tayo sinabi, kahit na signal tayo, kahit na nakaano tayo, hindi po sabihin sir, bawal pa rin tayo lumaan at tumawid sa truck lane. Susunod na lang ako. Sige sir ha, maanin lang po kami, may bibili lang po kasi kayo. Kalookan lang, bihira po ako dumaan dito eh. Bibili lang po kami, bibili lang po kasi kami gamit. Kasi naman tayo magpunta, wala naman problema. Sige po. Atin, kaya lang, may mga ordinasa dito sa mga kasi puro truck dito. Apo. Kaya yan, nilagyan sila ng truck lane para hindi sabihin, hindi na katulad dati pangalat-gala, traffic, sa halagaaro ng pagbabangga. Ngayon po, ito po ha, bali mag-i-explain po na ako para at least alam yung ordinasa Manila. Yes, yes. Kasi po dito, ang ordinasa po ito, isang kitipinig license, dito ang mapay. Kumbaga, dahil sa akin yung seated of PW, kahit nawala po siya, alam niyo naman po yan, di ba sir? Sir, baka pwedeng warning na lang muna. Eh, opo, sir, wala kami pera. Ma'am, di po kami nangihingi. Hindi nga po, sir. Sabihin, ma'am, pag tinikita namin kayo, kung tapos kayo sa City Hall, meron kaming komisyon na nakukuha. Bumaba na nga yung komisyon namin dahil binabahan ko kayo. Kaya? Dahil nga kinukonsider natin yung kasawa niyo po. Kaya lang, wala nga po siya dito. Dapat pwede naman yung warning sir, muna. Kaya nga din namin nakasama kasi nga nakahiga, kakalabas lang ng ospital. Okay na lang po, bababa na lang po natin. Susunod na lang po, hindi na po ulit. Opo, sir. Opo, sir. Kaya lang, sir, ha. Kaya na po yung pinakatinulong natin. Ang laki na ba na i-reduce natin by later. Halos 1.5 po ang nabawas sa inyo. Kami po ang asabi sa inyo na bumusenta lang po kami sa ticket. Sir, meron ako dito, 300 na ng pera. Oh? 300 ng pera po. Ano ba yung 300, pumunta pa kami ng bangbang, may pili ko ba mo? Oo. Eh, wala kami ganun 500. Makikiyate na lang. Ah, sabi ko, hindi na lang po. Ah, okay. Ba't ano ba ang balak nyo? Hindi akala ko, sabi ko kahit 300 na lang bibigay ko. Huwag lang ma... Opo, kasi bibili po kami. Ah, ibig niyo sabihin. Opo. Kahit wala, pwede po bang warning muna? Oo, sir. Unang opo, violation opo. Lang naman. Oo, sa susunod, di nagka. Oo, sir. Sabihin, mahirap na dito po dito, makakila. Oo, ako naman po mahaba yung prasa. Para at least next time, alam mo na po yan. Kasi kapag di ka nahuli, di ko alam yan. Opo, baka mabangga ka ng truck. Alam ko naman, alaman yan. Mag-stop naman, ho. Alam ko ang truck. Opo, naiintindihan ko naman, ho. Hindi natin pwedeng katwiran yung kakasintal. Yeah, na maluwag naman. Intindi kasi pagkipat mo, sir, meron ditong marurok. Opo, naiintindihan ko. Kaya yun po yung pwede. Mga ate po, hindi ko binigyan, ha? Okay. Ano kaya mo yung merenda? Jollibee, gusto niya, babalik na lang kami, bibili kami Jollibee. Hindi po, wag na po, bawal yung ganun. Ay, hindi, wag, sir. Baka may makita si CCTV. Hindi, ha? Ano kaya mo yung merenda? Ito lang eh. Kasi kagatas pa ako kami. Saan? Ito lang eh. Nanay mo, binawa, inanong magkananay mo. Ito na lang, bigay mo yun lang. Pagka ganun, sir. Sir, kasi wala ba CCTV yan? Ako, baka maano kayo dyan. Ma'am, sabi ko ako sa inyo, kung okay sa inyo, walang problema. Sige, sir. Ang atin lang po, kung hindi naman okay sa inyo, huwag na natin ito dito. Sige. Okay lang, sir. Ayan, masama. Sir, paano yan? Wala CCTV dyan. Madamaano kayo na nagbibigay kami. Ayun, ano napansin natin sa video guys? Doon sa video, maliwanag naman na nasa katwiran naman si driver. Diba? Broken lines. So, pwede kang umovertake. Basta, syempre, titingin ka muna. Hindi yung liko muna bago lingon. No? At the same time, wag ka lang mag-rely sa side mirror mo. No? Kung kinakailangan mo talagang tignan kasi may mga blind spot. Eh. No? So, doon sa video, clear naman eh, 'di ba? Broken line naman, so pwede ka talagang umovertake, 'di ba?
Pero, yun nga, may dashram siya, hindi naman niya naipaglaban. Tapos, yung sinasabi nating contest, nakita niyo yung paraan ni enforcer. Sige po, pabababain na po natin para hindi na po kayo maabala. Ito yun eh. Gasgas na yung mga ganitong linya. Alam natin yun. No? Tapos, nung mapagbigyan tong driver at saka yung sakay niya, para bang sila pa yung may utang na loob doon sa enforcer. Diba? Yun po. Kaya kailangan natin. Kailangan na yung welfare ng driver, ng mga riders natin, kailangan merong nakatutok. So, ganyan po ka-importante. Pagka nagkaroon ng pwesto ang one rider party list sa Kongreso. Ingat po kayo palagi. Lagi po tayo mag-iingat sa paglalakbay at malayo tayo sa anumang uri ng kapahamakan at maging lalo na sa mga nararamdaman. God bless po sa ating lahat.